Nagmamadali mga kabataan yan sa pagkuha ng mga bakal na nagbibikis sa mahabang bakal na nasa likuran ng truck. Ang tagpong ito, hindi na raw bago sa container van driver na si Jabbar. Sa 29 years niyang pagmamaneho at paghahatid ng mga kargamento sa Northport sa Maynila, hindi na raw niya mabilang ang mga pagkakataon na nanakawan sila ng jumper boys. Kinukuha ang mga bakal at iba pang mapapakinabangan. Ang video na ito kuha sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila kahapon. Minsan nagkakasinda ka naman, kaya lang talo ka minsan kasi pagka kakasating kami, dadampot sila ng bato, lalayo, akmang babatuhin yung truck. Ayon sa mga nakausap naming driver, itong mga wire na ito, ito raw yung madalas na puntiryahin ng mga kawatan. Itong mga wire na ito, ito yung connection para mapagana yung preno, yung brake light, yung tail light at signal light. Yung mga wiring, pinuputol nila tapos tinatanso. Pagka na ano yan, natanggal yan, anong mangyayari sa truck? Naglalaki mga preno niyan. Hindi na kami makatakbo. 5,000 to 10,000 pesos daw ang halaga ng mga ninanakaw na wire na kung minsan sa kanilang sahod kinakaltas. Ang kanyang kaligtasan naman ang inaalala ng truck driver na si Patrick Pandal. Nahablutan na rin daw siya ng cellphone. Natakot ba mamaya? Saksakay na lang kami bigla. So ano pong ginagawa niyo kuya pag gano'n? Nahayaan na lang, ma'am. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP, matagal na nilang sakit ng ulo ang mga jumper boys. We will be held accountable dun sa whatever losses. Yung mga ilaw, lahat na yan, i-detach nila. Of course, ay bawal naman sa aming tumakbo nang walang ganon. Di pag nahuli kami, penalize. Sana raw matulungan sila ng mga otoridad. Kagabi nag-operate ang mga pulis. Nasa gipang-anim na kabataang nakuha na ng video. Lahat minor de edad. Ito-turn over sila sa DSWD. Sabi ng MPD, pinaigting na rin nila ang police visibility nila sa Mel Lopez Boulevard. Kailangan mag-report nila ito sa inyong otoridad para ma-address agad. At tulong na rin nila doon sa mga iba na maaaring mabiktima pa. At pinakamahalaga dyan yung tinatawag natin share responsibilities ng ating mga kababayan. Ipinatawag din ang mga magulang ng mga bata. Kakasuhan daw sila ng pulisya ng paglabag sa Anti-Child Endangerment in Relation to Republic Act 7610 o Child Abuse. Ipinatawag din ang may-ari ng junk shop na bumili ng mga kinuhang bakal na posible ring maharap sa paglabag sa Anti-Fencing Law. Depensa niya, akala niya scrap metal ang kanyang binili. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.